Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. All the highest praise, glory, and honor belongs to our Lord God Jesus. A double respect to our beloved Pastor Will Distrada Almeida. And also, we love to cherish the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And also, a greeting to all their beloved Almeida children, their in-laws and grandchildren. Good afternoon po mga minamahal sa ating mga bagong kapatiran, sa inyong mga minamahal, and to all our new televiewers, beloved televiewers, blessed good afternoon po mga minamahal. Isa pong malaking karangal mga minamahal, mapagbigay po ng pagkakataon, makapagbigay po ng pasasalamat po sa kabutihan na binigay sa atin na pinakamamahal, Panginoon Jesus mga minamahal. Nagpapasalamat po ako mga minamahal at nadako po muli kami dito sa ating Los Angeles Outreach mga minamahal. Taglay ang kalakasan nagbibigay po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat po talagang napakahaba po ng biyahe, talagang binigyan po ng aking mahal na asawa ng kalakasan upang marating po kami sa ating banal na gawa. Para po sa kapakanan po nating mga beloved newcomers po mga minamahal, nadako po ang inyong balingkod sa gawain ito dahil sa kapaparaanan po ng sa akin po mga beloved parents mga minamahal na nung araw po talaga taglay po talaga ang kaguluhan po sa aming loob ng tahanan na bagamat po talaga businessman po ang aking beloved parents pero po talaga pong samot saring away naman po ang kanilang kaguluhan ang naiaabot po pagdating ng pagtapos po ng araw mga minamahal na nandiyan nga po lahat ang mga karangyaan sa buhay pero po wala pong peace of mind sa loob ng tahanan mga minamahal hanggang po sa na narating po ng aming aking beloved father dahil po nagkakaroon na po ng problem po sa aming business mga minamahal hanggang po ito ay na-bankrupt mga minamahal nataglay po nila yung bilang tao po mga minamahal yung kahihiyan kaya po ay unti-unti po parang nawalan po sila mga kaibigan, mga minamahal. Halos ang aking beloved father po is talagang hindi na rin po lumalabas ng kanyang kwarto sa kahihiyan nga po dahil nawalan po ng negosyo, mga minamahal. Andun po yung parang depression po niya, mga minamahal. Hanggang nga po sa isang araw, siya po ay nakatunghay po ng ating gawain po sa pamamagitan po ng panonood po ng ating TV program, mga minamahal. At ang aking beloved father nga po nga siya pong ginamit upang matunghayan po ang ating gawain ito sa Baito Outreach Baito Santa Cruz Zambales Station mga minamahal na andun po yung pagsusumikap ng aking beloved father na maka-attend nga po ng tatlong beses po sa isang linggo sa ating gawain mga minamahal na andyan na rin po yung pag-iisip po ng aking beloved mother na lagi po siya naka-forma na naka-long sleeve kung saan daw po siya pupunta na bakit po daw nagpumuporma ng gano'n ang aking beloved father, baka nga daw po may iba ng pamilya. Kaya po andyan po yung kanyang pagsasaliksik po sa aking beloved father hanggang sa pagsubaybay nga po niya sa... Dahil po minsan may time po na ginagabi o inuumaga po ng dating aking beloved father. Kaya po, ang isip po talaga aking beloved mother, saan po talaga siya nagpupunta? Hanggang saan po isang araw talaga po nga sinunan nga po na aking beloved mother na ang iyong palangkot mga minamahal wala pa po nga alam po ng mga panahon na yan mga minamahal sa pagsunod po ng aking beloved mother mga minamahal. Hindi po talaga may kakaila po ang pagkagulat ng aking beloved mother na hindi po pamababae ang inaasikaso ng aking beloved father mga minamahal kundi yung kami po ay niluluhod din po niya na makakilala po sa ating beloved, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. At hindi nga po naglaon mga minamahal kami nga po lahat ng magkakapatid. Dahil nga po sa pagsusumikap mga minamahal ay nakakilala rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy nga po naglaon mga minamahal bagamat hindi po nakapagpatuloy aking ibang beloved brother mga minamahal andiyan po ang aming panalangin na sila po ay ulit makapaglingkod maibalik po ang ating pinakamamahal sa kanyang pananampalataya upang siya mapapurihin mapaglingkuran mga minamahal
Ganon din po ang ibang lingkod, mga minamahal. Bipas ang panahon, nandiyan rin nga po na sa murang edad, hindi rin po ganun kainit, mga minamahal, parang lagi pong take advantage na po ang aming paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kung andyan lang po yung pag-attend po namin, pag willing po kaming sumama po sa aming beloved parents, hanggang po sa lumaki po kami, mga minamahal, na andun rin po yung ibinigay na karunungan sa ating nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ibinigay po sa amin ang karunungan na kung gaano po kahalaga ang pagdalo sa ating balanagawa ng pinakamamahal. Hanggang nga po sa lumaki po kami, mga minamahal, lalo pong ibang lingkod na talaga pong hindi rin po biro ang inabot po ng aking mga karanasan, mga minamahal. Mga minamahal, andiyan rin po talaga yung inabot po ako ng talaga pong sa test of faith, mga minamahal, na talagang hindi po talaga ipagkakalob mga Panginoon mapahamak ang kanyang mga anak, mga minamahal, dahil po bagamat po ako nalihis po na landas, mga minamahal, pero talagang mga Panginoon, kapag po talagang pinili ka, mga minamahal, ibabalik at babalik ka ng mga Panginoon sa kahit anong kapamaraan, mga minamahal, andiyan po ibibigyan ka po niya na talaga ng karamdaman na mapapaisip ka po talaga na bakit ka nagkaroon ng ganun, mga minamahal. Ngunit po talagang sadyang napakabuti po ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, dahil po sadyang mangungusap po talaga siya sa iyo. Amen. Kapag talaga po ikaw pinili, mga minamahal, hanggang sa po ako ay nakapagtrabaho, nakapag-asawa, mga minamahal, na andyan po yung pag-expect ko na pag lumagay ka sa tahimik, nag-asawa ka, ilalagay ka po sa tahimik, pero hindi po sa kaso ko, mga minamahal. Imbis na po tumahimik ang kaisipan ko, mga minamahal, talagang mas lalo po akong na-stress, mga minamahal. Kaya imbis po talagang mawalay po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ngunit po alam ko pong yun pong instrument upang ako po ay talagang magpakainit po maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yes, dahil po talagang hindi po birong aking pag-aasawa, mga minamahal. Akala ko rin po ng araw is pag nagkaroon ka rin po ng ganyang partner as parang pag tinabula, foreigner daw po is magkakaroon ka ng peace of mind. Pero hindi po pala ganun tayong mga mindset na mga sa ating mga Pilipino po, kasi tating ganun yung mga mindset, magkakaroon ka ng pag foreigner partner mo, expect po na ng karamihan is magiging peaceful lang inyong pagkasama. Pero hindi po ganun ang nangyari po sa akin, mga minamahal. Talaga po nga, binata ko po itong mga minamahal. Ito po yung aking, ito po ang aking mga talagang ipagdarasal sa ating pinakamamahal na mga Panginoon Hesus, na bagamat po talagang dumaan po ako sa matinding kahirapan po sa aking asawa, mga minamahal, dahil nga po itinago po niya sa akin ng kanyang vices, mga minamahal, dahil po ang aming relasyon nung araw is long distance relationship, mga minamahal, so hindi ko po alam na siya po ay addicted po sa liquor and talagang chain smoker po siya, mga minamahal. So andun po yung pag-iisip ko sa kanya na hiwalayin ko na nga po siya, mga minamahal, pero andyan po nga at aking mga beloved parents na talagang sa paglilingkod po natin, mga minamahal, hindi po mahal Panginoon ay hindi po siya iwawasak ng pamilya, mga minamahal, kundi siya po ay amen, kasi Lord talagang ibubuo niya, pag-ayusin po niya mga kamalian sa isang pamilyang, mga minamahal. So andyan po yung aking pag-usimikap na talagang ipagdasal ko po ang aking beloved husband, mga minamahal, hanggang sa nga po ay hindi ko nga po ina-expect na mangyayari po yung maayos pa po yung petition po namin, dahil nga po hindi rin po kagandaan ang kanyang finance po dito sa bansang Amerika, mga minamahal. Sa Pilipinas pala po, mga minamahal, na to think na yung foreign nga po yung napangasawa ko, mga minamahal, pero talagang hikahos po talagang mahal, mga minamahal, ang kanyang pamumuhay dito sa bansang Amerika, mga minamahal. So andyan po yung aking pagtulong sa kanya, mga minamahal, hanggang sa po ay naayos po lahat ang petition at nakarating nga po kami dito, mga minamahal, na hindi ko rin po sukat akalain na mapapabilis po after ng COVID, mga minamahal, nagbukas po ulit ang immigration na maayos po lahat ang papers at nag-grant nga po yan, mga minamahal. At talaga nga, nung napunta po kami dito is hindi ko rin po sukat akalain, mga minamahal, na magtatagal din po kami, dahil yun nga po ay tinetest ko lang din po ang aming pagsasama, mga minamahal, dahil hindi ko na rin po hangad, mga minamahal, na mag-stay dito kung hindi rin po pala magiging successful ang aming pagsasama po, mga minamahal, dahil po eh baga may edad na rin po ako napunta rito, mas gusto pong mas makapiling aking mga pamilya at mahal sa buhay, mga minamahal. So ayun po yung aking
Yun po yung naging kaisipan ko, mga minamahal, pero hindi po talaga yan ang kalooban natin, pinakamamahal na pangayosos na kami ay maghiwalay. Dahil po talaga nga siya rin po ay talagang ginamit na rin po natin pinakamamahal na pangayosos upang siya ay talaga magsimulang makapaglingkod ng mahit sa ating pinakamamahal na pangayosos, mga minamahal. Na noong una, mga minamahal, ay nakatira lang po kami sa aming beloved in-laws, mga minamahal. Halos 1 year lang po, mga minamahal, ang aming itinagal. May gate, 1 year po, mga minamahal. Andiyan po, ipinagkalog din po kami nating pinakamamahal pang Jesus na aming matitirhan, na masasabi po namin sa amin po, mga minamahal. Amen. Na talaga pong, hindi, sa talang buhay ko, mga minamahal, na hindi ko po malubos maisip, magkakaroon po ako ng bahay, mga minamahal, dito sa Amerika, mga minamahal. Ang aming sarili pong sasakyan, mga minamahal, isa ko rin po pinagkakalob yan, mga minamahal, na talagang... Dati-dati po, mga minamahal, iniahatid lang po kami ng aming beloved mother-in-law sa aming mga trabaho, mga minamahal, na andyan po yung minsan is talagang syempre po hindi po maiiwasan yung makapagreklamo po ang aming beloved in-laws, kasi nga po andyan po yung napapagod din silang magmaneho, maghatid sundo, mga minamahal. So andyan po yung aking pagkasumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na talagang naway kami mabigyan din po ng magagamit ng aming sariling sasakyan, na siya rin pong aming magagamit sa paglilingkod sa ating papuntar sa gawain ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Na talaga pong matapatunayan ko po sa buhay ko po na talagang ang susi ng pagpapala, mga minamahal, ay ang pagbibigay, mga minamahal. Amen. Na milang beses ko po ito napatunayan sa buhay na ating, sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, na talaga po ang turo ng ating binabid paso na talagang magtapat ka po sa lahat ng bagay, mga minamahal. Andiyan po yung nung panahon po ng pandemic, mabaliktaraw ko po ito, mga minamahal, na lahat po, halos karamihan is nagtatanggalan po ng trabaho. Ngunit ang iyong mga abang lingkod, mga minamahal, Pilipinas pa lang po talagang US rate na rin po binibigay sa akin, aking new employer na na-applyan, mga minamahal. Kaya po, yan po talagang aking papasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus, mga minamahal. At hindi lang din po niya, mga minamahal, maging din po dito sa Amerika, mga minamahal, na pinagkalooban din po ako na maayos sa trabaho ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, mga minamahal. Nagsimula po ako talaga sa pagiging sa under agency, mga minamahal, hanggang sa ako po ay na-hire, mga minamahal, ng aking employer, hanggang din po sa pre-remote din po ako afterwards po ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, mga minamahal, na talaga pong tagay ang kalakasan, karunungan na nagmumula sa kanya, mga minamahal, na talaga pong minsan napapaisip po ako na ako pa po yung nagtuturo sa mga management, new hire, mga minamahal. Sa isip ko po, sabi ko, balang araw din po, ibibigay po sa akin din, mga Panginoon, na talagang makapag-apply din po siguro sa mas mataas-taas na position, mga minamahal. Taglay ang karulungan nagmumula sa kanya, mga minamahal. At ito nga po ang aking pinagpapasalamat, mga minamahal, maging po sa aming mga karamdaman na talaga po nga sa buhay po ng iba ang hindi Kristiyano, mga minamahal, talagang ang takbuhan po lagi sa mga ospital, mga minamahal. Ngunit po tayo mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang ipagsumamo lang po natin sa ating pinakamamahal, Panginoon, sa ating mga kahinaan, mga minamahal, at bigyan po tayo ng lubos sa kagalingan, mga minamahal, hindi po madamot at hindi po maising ating pinakamamahal, Panginoon, sa kanya mga kamay upang i-grant po ang ating mga panalangin, mga minamahal. At talaga pong ipinagkakaloob po sa aming buong pamilya, mga minamahal, ang kagalingan maging po sa aking bilabid na anak, mga minamahal. Talaga pong hindi ko po yung tinakbo ng ospital, mga minamahal, kahit ano po mangyari sa kanya, kahit ubo po na talagang kala mo tuyot na po ang kanyang pag-ubo, pero po talagang mabuti po ang ating pinakamamahal pang susagawa ito, mga minamahal. Amen. At pinagpapasalamat ko rin po, mga minamahal, ang lubos na paggabay po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming bilang mag-asawa, mga minamahal, na talaga po siya po ang aming sentro po ng aming takbo. Magamat po talagang hindi po rosas ang paglilingkod ng isang Kristiyano, mga minamahal. Andiyan po na nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, mga minamahal, pero pag talagang po sa ating inialay po natin sa mahal Panginoon ang ating lahat ng mga pagsubok, mga minamahal, talaga po hindi po maiksi ang ating mga kamay natin pinakamamahal na Panginoon Jesus upang tayo ay maibalik ang pag-iinit sa paglilingkod sa kanya, mga minamahal. Kaya
pinapapasalamat ko rin po mga minamahal ang kalakasan ay binibigay po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking mga beloved parents, lalo na po sa aking beloved mother na nag-celebrate lang din po ng birthday noong nakaraang buwan. At pinagpapasalamat ko po ang kalakasan na binibigay sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa talaga pong dalain ko rin po. Ay talagang makuha ko rin po aking beloved parents dito, mga minamahal. At kung kaluman mga minamahal, sila rin po ay magamit po sa ating banal na ubasan, mga minamahal. Kaya po lahat ng papuri't pasasalamat po ay inaalay ko lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng alam. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mula Panginoon. God bless you po, beloved Sister Christine Edkins, sa pinagpalang patutupan. Salamat na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mula ang kinakalapunan. Talagang tuloy na magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa ating mula. At kung dumadaman tayo sa mga pagsubok,